Finally nga kapatid ay tuluyan na ngang iniwan nila Kyrie at itong ni Coach Sheb, itong Onyx Esports na kung saan matapos nga ang dalawang season nito na pananatili doon sa Indonesia para mabigyan syempre ng kampyonato ang kanilang koponan sa Indo ay na-expired na nga ang kanilang kontrata at minarapat na nga nila na bumalik na talaga sa tunay nilang bansa para dito ipagpatuloy ang kanilang pagpuprosin. Sobrang ganda nga ng legacy na ipinakita nila Kyrie dito sa Onyx Indonesia na kung saan naglabas na nga itong Onyx Indonesia ng kanilang final roster para sa susunod na season. At ating ang mababasa sa mga comment dito kapatid na lubos-lubos ngang nagpapasalamat ang mga Indonesian dahil sa ginawa nga nila Kyrie at Coach Sheb sa kanilang koponan na sinusuportahan. Sobrang laki talaga kasi ng ambag ng mga ito para makuha nila ang kampyonato na ilang season din nila hindi nakukuha nung wala pa nga si Kyrie dito sa Onyx Indo. At finally nga ay nabigyan na ulit ni Kyrie itong Onyx Indo ng kampyonato sa international tournament na kagaya nga ng MPL Invitational at pati na rin dito sa isa rin talaga sa pinakamalaking tournament sa MLBB at ito lang naman ay ang MSC. Tulad nga ng rumor kapatid, umalis na talaga itong sila Coach Sheb at Kyrie. Si Coach Sheb na gustong pagtuunan syempre ang kanyang asawa habang si Kyrie naman gusto nga niyang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral dito sa Pinas habang siya nga ay nagpuprosin. At ang usap-usapan nga ngayon kapatid ay di umano ang dalawang yan ay magbabalik na nga dito sa Onyx PH. Syempre ito nga ay kasister team ng Onyx Indonesia at may mga kontrata pa nga ito sa Onyx kaya naman gusto naman ng Onyx management na bigyan ng kampyonato itong Onyx PH sa pagkakataon na ito, which is magandang balita nga yan dahil finally nga ay bumalik na itong sila Kyrie dito sa Pinas dahil pagkatapos nga ng MPL Season 12 ay gaganapin na itong World Tournament ng Mobile Legends. Kumbaga sobrang laki na naman talaga ng tsansa ng mga Pinoy na makuha itong world title dahil na rin syempre bumalik na itong sila Kyrie. Tandaan natin na last MSC nga naging tinig talaga ang ating pambato na kung saan tinalo nga ng Onyx Esports ang ating mga pambato na Blacklist International at Echo. Yung dalawang yan ang inaasahan nga natin na makakakuha ng kampyonato sa MSC. Hinadlangan nga ni Kyrie ang PH versus PH Grand Finals at hindi pa nga nakontento itong sila Kyrie dahil tinalo rin nila sa Grand Finals itong Blacklist International. At ngayon nga kapatid ay wala na namang tinik ang mga Pinoy para magkampyon. Tingnan natin kung ano nga ba ang ipapakita ng Onyx Esports para sa susunod na season gayong itong RRQ Hoshi na isa rin talaga sa kakompetensya natin sa Grand Finals ay inalisan nga ni Albert. At kung sakaling nilipat nga si Albert talaga dito sa Onyx Esports, magandang pangitain nga ito dahil at least pure Indo na nga sila at wala na ngang dahilan ang mga Pinoy kung makakakuha nga sila ng international tournament. Hindi malabo kapatid na makuha pa rin kahit papaano ng Onyx Esports ang kampyonato. Pero syempre, iba pa rin talaga kapag pure Indo ang ating mga kalaban. Proven and tested na nga yan na tinatalo natin ang pure Indo lineup nila sa mga international tournament. Kahit pa sinasabi ng mga Indo na binuhat nga ni Kiboy ang kanyang koponan last MSC, malaki pa rin talaga ang ambag ni Kyrie dito. At ngayong balik Pinas na nga ang mga ito kapatid, may mga usap-usapan din na di umano itong sila Kyrie at Kelra ay magsasama na nga sa isang koponan. At sang koponan nga ba ito? Ito lang naman ay walang iba kundi sa Onyx PH na kung saan ang GF nga ni Kelra ay manager dito sa Onyx PH. Kaya naman kung sakaling matutuloy nga ito, magandang pangitain ito para dito kay Kelra. At ang posibleng lineup ng Onyx PH ay ito ngang sila Kelra, Kyrie, Super Friends, Dilar at Baloyski. At tinatawag nga itong Dream Team ngayon. Uulitin ko lamang kapatid ha, rumor pa lamang yan. Sa ngayon kasi ay nasa bootcamp pa rin ng Smart Omega itong si Kelra na kung saan malaki ang posibilidad na hindi rin yan pakawalan ng Smart Omega dahil si Kelra nga ang bumuhat sa Smart Omega nung nakaraang season.
bukod pa nga dyan ay nagbabalik na nga itong si Idol Chacnu. Alam naman natin ang connection nga ni Kelra at Chacnu dito sa MPL. Pero what if kapatid, tuluyan nang iwan ni Kelra itong Smart Omega at tuluyan na nga itong mapupunta sa Onyx PH? Kung mangyayari nga yan kapatid, itong si Idol Chacnu na lang talaga ang natira sa Smart Omega. Isang malaking kawalan talaga ito para sa koponan ng Smart Omega dahil nawala na naman sila ng isang malakas na player na kagaya nga ni Kelra. Pero rumor lamang yan. Syempre, bukod nga kay Kelra, itong sila Baloyski ay may mga kontrata pa nga yan sa kanilang mga koponan ngayon. Wala naman sinasabi yung mga koponan nila ngayon na pre-agent na nga sila o tuluyan na silang pinakawalan sa kanilang mga koponan. Maging si Dilar nga kapatid ay may kontrata pa sa EVOS Legends. Kaya yung Dream Team na yan ay mananatili pa lamang na Dream Team ngayon. Pero wala ngang imposible sa mga bagay-bagay ngayon. Lahat posible basta pupondohan nga yan ng Onyx Esports. Kung ibabuy out nga nila yung mga player na yan para mabuo yung tinatawag nating Super Team. May mga usap-usapan din ngayon kapatid na what if itong sila Kyrie ay mapunta sa Smart Omega. Hindi mas mainam ito para sa koponan ng Smart Omega, diba? Lalo na't may isa nga silang malakas na tank sa pagkakataon na ito. Chacnu, Kelra at Kyrie, connection na nga ito. Malamang sa malamang, ito ang isa sa pinakakatakutan ngayong season na ito kung mangyayari yan. Tandaan natin na malaking kumpanya din itong Smart Omega at handang-handa nga itong Smart Omega sasahurin nitong si Kyrie para nga sa unang pagkakataon ay finally makuha na ng Smart Omega ang kampyonato na inaasam-asam nila dito nga sa Mobile Legends. Tila'y kaabang-abang talaga yung mga pangyayari para sa susunod na season. Sa ngayon nga kapatid ay paunti-unti nang nare-reveal yung mga roster ng MPL Indonesia dahil magsisimula na nga ang MPL Indo ngayong July. Sa katunayan nga nito kapatid, may mga roster lock na nga sa kanilang mga koponan. Pero ang ilan sa mga ito ay hindi pa nga natatapos. May mga part 2 pa nga yan. Kagaya nitong official roster reveal ng Onyx Esports, may part 2 pa yan dahil yung huling part nga ay may nagtos pa ng coin. At ito na marahil ang tinutukoy ng ilan na si Albert. Sa susunod na season din, may mga pagbabago dito sa MPL Indonesia na kung saan from 8 teams nga ay nadagdagan sila ng isang koponan at ito nga ay ang Dewa Esports na kung saan ang Dewa Esports nga ang nagpaban sa Brand Esports sa Open Qualifiers nito. At hindi rin basta-basta ang Dewa kapatid dahil umabot nga sila sa Grand Finals ng Qualifiers at ang kanilang ang nakalaban dito ay walang iba kundi eto ngang Echo. At kahit papaano ay nakasabay nga ang mga ito rito pero natalo pa rin sila bandang huli. At ngayong MPL Season 12 nga kapatid ay makikita na natin ang Dewa Esports dito sa MPL Indonesia. Pero ang malaking katanungan nga rin dito kapatid ay kung magkakaroon din ba tayo ng additional slot sa MPL Season 12 na kung saan sa mga nakalipas na season ay naging usap-usapan nga na baka sa S12 magkaroon na ng additional slot para sa MPL. Mas mainam nga kapatid na magkaroon ng additional slot, di ba? Para syempre may bago nga tayong makita para sa susunod na season. Pero yung bagay na yan ay malalaman natin sa mga susunod pang araw. Sa ngayon nga kapatid ay mag-focus muna tayo sa mga rumors na kumakalat ngayon. At kung mangyayari nga yung tinatawag nating Dream Team, ito na nga ba ang katapusan ng pamamayagpag ng Echo at Blacklist International para sa susunod na season? Maging ang Brand Esports nga kapatid ay posibleng talunin ng mga ito. Kumbaga sa susunod na season ay balagbagan talaga ng mga koponan lalo na dito pa gaganapin ang World Tournament ng Mobile Legends. Lahat ng koponan syempre ay gustong mag-qualified sa tournament na ito at kung sino ang mga koponan na aabot sa Grand Final, sila nga makakasali sa M5. Gustong gusto rin syempre ng mga Pinoy na madepensahan nga natin ang kampyonato para dito sa Indonesia dahil sa malamang yan ang Indo pa rin ang mga kalaban natin sa Grand Finals. Pero syempre huwag natin maliitin yung ibang region at sana rin talaga kapatid ay magkaroon nga ulit ng lower bracket dito sa World Tournament
event ng Mobile Legends nang sa gayon ay makuha natin ang kampyonato. The Last MSC nga kapatid ay walang lower bracket, pero kung nagkataon na may lower bracket na tinalo ng Onyx Esports ang Echo at napunta ito sa lower bracket at aabot ito muli sa Grand Finals, malaki ang posibilidad na dito na nga matalo ang Onyx Esports. Pero wala eh, ginawa talaga ng ibang region na walang lower bracket nang sa gayon ay hindi na nga makuha ng mga Pinoy ang kampyonato. So kapatid, ano ang reaction mo sa video na ito? E-comment mo sa baba. Maraming salamat!